Julio Nakpil ay kilala bilang pangalawang asawa ni Gregoria de Jesus o Oriang, ang unang babaeng kasapi ng Katipunan. Pero maliban pa rito, kilala rin si Julio Nakpil bilang kompositor, isang magaling na musikero at higit sa lahat, revolusyonaryo. Ipinanganak noong May 22, 1867 sa Quiapo, Maynila ang talentadong si Julio na anak ni Juan at Juana Nakpil. Pang-apat siya sa 12 magkakapatid. Tumigil sa pag-aaral si Julio pero hindi naman siya nawalan ng pagkakaabalahan. Masigasig siya sa pagbabasa ng mga libro sa wika Kastila, lalo na ang mga akda ni Jose Rizal. Nag-aral din siya ng pagtugtog ng violin at piano, pero kinalaunan ay pinili nitong pag-aralan ng mag-isa ang mga instrumento. Dahil dito ay naging regular siyang pianista sa mga social function sa Malacanang. Pero napilitan siyang tumigil sa pagtugtog dahil sa kanyang kalusugan at nagtrabaho na lang bilang piano teacher ng mayayamang pamilya. Taong 1888 nang isinulat ni Julio ang kanyang unang polka piece for the piano na pinamagatang Sefiro. Nasundan naman ito ng ilan pa niyang komposisyon. Malaki rin ang ginampanang tungkulin ni Julio sa Katipunan. Nagtago siya sa pangalang J. Giliw. Siya ang commander ng mga revolusyonaryo sa Hilagang Maynila sa ilalim ni Andres Bonifacio. Iniatas din sa kanya ang pamahala ng pondo at pagbili ng mga armas ng Katipunan. Sinasabing isa sa mga highlight ng military exploits ni Julio ay ang pagpupuslit ng gunpowder mula sa armas ng mga Kastila sa Morong at saka ipinadala sa mga revolusyonaryo sa Cavite sa mga buwan ng Disyembre 1896 hanggang Marso 1897. Ayon sa isang artikulo, sinulat ni Julio ang Sueno Eterno na alay sa katapangan ni General Antonio Luna. Isinulat din niya ang Funeral March para kay Luna na pinamagatang Kabanatuan, ang lugar kung saan pinatay si Luna. Isinulat din niya ang Pahimakas, isang funeral march sa pagunita ng pagpatay ng mga Kastila kay Rizal. Isinulat din niya ang Marangal na Dalit ng Katagalugan na naging isa sa mga awiting pinagpilian upang maging pambansang awit. Pero pinili ni Aguinaldo ang komposisyon ni Julian Felipe na Lupang Hinirang. Tulad ni Julio Nakpil, marami rin ngayon ang ginagamit ang kanilang talento upang ipakita ang tunay na nangyayari sa lipunan. Ito po si Seng Umil, nagdadala ng maiiksing kasaysayan ng mamamayan at ng lipunan. Hanggang sa susunod na linggo ulit dito lamang sa This Week on People's History.